Hello mga kaibigan, welcome ulit sa akin channel. Magluluto tayo ngayon ng special na paksiw. At heto ang mga sangkap, isang kilo na salmon, tapos yung taba ng baboy, pork belly, nasa isang kilo din yan. Okay, paghaluin lang natin yan sa isang paglulutuan. Iayos lang natin siya. Yan, katulad ng ginagawa natin ngayon. Yan, sunod nating ilagay ngayon itong baboy. Yan. Liyempo itong ating ginamit na part ng baboy. Maganda kasi yung medyo may mga taba talaga siya na ilalagay tayo, ihahalo. Yan, para mas lalong sumarap yung paksiw na ito. Maghahalo yung lasa ng baboy, yung taba, at saka itong isda. Yan, inilagay na rin natin itong mga pampabango at pampasarap, ang mga sili. Yan, maanghang na green na sili at maanghang din na red na sili. Maraming bawang ang dapat ilagay din natin at maraming luya katulad ng nakita ninyo kanina. Pagkatapos lalagyan din natin ito syempre ng sibuyas. Pwedeng sibuyas na pula, sibuyas na puti. Yan, iayos lang natin siya. Tapos kailangan din natin itong lagyan syempre ng paminta. Itong putahin na ito, napaka sustansya nito. Kapag marami kasing mga spices tayo inilalagay sa isang putahe, sigurado yun, napaka linamnam at masustansya. At ang pampalasa na gagamitin natin dito ay kombinasyon ng patis at asin. Yan. Isa, mga kalahating kutsara muna ng asin yung ilalagay natin dito. Kung kulang pa mamaya kapag malapit ng maluto, pwede kayong magdagdag. Yan. Tapos yung patis naman na gagamitin natin dito ay mga nasa 3 kutsara muna yung ating ilalagay. Okay, pagkatapos ng patis, lalagyan natin naman ng suka. Yan, hindi ito magiging paksiw kung walang suka. Ang katumbas niyan, mga nasa kalahating baso ng suka. White vinegar yung ating ginamit. Yan, pwede rin yung mga sukang Iloco, masarap din yun. Tapos lalagyan natin ng mga nasa isa't kalahating baso ng tubig. Okay, so yan, ready na natin itong isa lang. Yan, lutuin na natin ito sa loob ng pwedeng isang oras. Pero pinaka the best ay 1 hour 45 minutes hanggang 2 hours pwede rin. Basta yung apoy natin, pagka kumulo na siya, hinaan na natin sa pinaka mahina. Ayan, bubuksan na natin sa unang pagkakataon. Ayan, after 1 hour, yan, hindi pa rin siya natutuyuan. No? Kaya maganda yung pagkaka-set natin sa apoy. Ooh, sarap! Ang sarap tikman. Wow. Okay,
ito ang magpapasarap dito, yung naghahalo yung mantika galing sa taba ng baboy tsaka yung lasa ng isda. Sarap, gusto kong tikman. Sarap. Kailangan pa na mga isang oras pa para masarap yung pagkalambot niya at lumabas lalo yung lasa ng baboy, karni ng baboy at saka tong isda. Ayan. Basta mahina lang yung apoy niya para hindi siya matuyuan. Ayan. Itakpan natin ulit. Buksan na ulit natin sa pangalawang pagkakataon. Amoy na amoy ko na. Wow. Ayan. Lambot na. Ayan natin ulit. Hindi pa rin siya natutuyuan kahit na dalawang oras na natin siyang niluluto. Kasi mahinang mahina lang yung apoy niya. Tignan natin itong baboy. The best! Maglalagay tayo ng konting sugar lang para mas lalong mag-level up ang sarap. It. Pakuluan lang natin ng mga 5 minutes. Okay na yan. Tapos na. Okay. Pwede nating patayin. Okay, ready na to. Sarap. Kapag na-try nyo ito na iniluto at natikman, sigurado uulit-ulitin nyo itong iluto. Tikman naman natin itong isda. Hindi naman itong isda na ito na salmon. Ito, gamit yung rice na makakain ito ah. Wow! Kumakagat yung anghang ng sili. The best!